Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pag-uugnay ng sanhi at bunga. Ano ba ang kaibahan ng sanhi at bunga? Kapag sinabi nating sanhi, ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ito din ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Kapag sinabi naman nating bunga, ito ay ang resulta o kinalalabasan o dulot ng pangyayari. Ito ang epekto ng kadahilanan ng pangyayari. Yun ang kaibahan ng dalawa. Ang isang salaysay ay gumagamit ng mga salitang pang-ugnay sa sanhi at bunga. Ito din ay tinatawag nating mga hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. At narito ang ilan. Dahil, kung kaya, kasi, sapagkat, kung, kapag. Ngayon, meron tayong mga halimbawa sa pangungusap kapag nauuna ang sanhi. Magdamag na umiyak ang sanggol sa loob ng bahay, kaya hindi nakatulog ng maayos si Aling Esther. Ang magdamag na umiyak ang sanggol sa loob ng bahay ang sanhi. Ano ang nagiging bunga dito ng pag-iyak ng sanggol? Ang bunga ay hindi nakatulog ng maayos si Aling Esther. Hindi iningatan ni Totoy ang kanyang cellphone, kaya nasira ito agad. Ang sanhi ay hindi iningatan ni Totoy ang kanyang cellphone. Ang bunga na hindi pag-iingat ni Totoy ay nasira ito agad. Nag-aaral siyang mabuti, kaya mataas ang nakuha niya sa pagsusulit. Ang sanhi dito ay ang pag-aaral niya ng mabuti. At ang naging bunga nito ay mataas ang nakuha niya sa pagsusulit. Dahil sa pagtatapon ng basura kung saan-saan, kaya naman nalalason na ang ating kapaligiran. Ang sanhi dito ay ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. At ang naging bunga dito ay nalaso na ang ating kapaligiran. Ngayon naman, may mga halimbawa tayo sa pangungusap kapag nauuna ang bunga. Ulitin ko, bunga ngayon ang nauuna. Naggamit siya ng iba't ibang karangalan sa kanyang paaralan dahil nag-aaral siyang mabuti. Ang bunga ay naggamit siya ng iba't ibang karangalan. Ang sanhi, nag-aral siyang mabuti. Nalalaso na ang mga isda sa dagat at nagkakaroon na ng mga baha dahil sa walang disiplinang pagtatapo ng basura kung saan-saan. Bunga dito ay ang pagkalaso ng mga isda sa dagat at pagkaroon ng baha. Ang naging sanhi dito ay ang walang disiplinang pagtatapo ng basura kung saan-saan. Lumubog sa baha ang bayan ng Navotas dahil sa kakulangan ng pagpaplano ng mga nasa katungkulan. Ang bunga ay ang paglubog sa baha ng bayan ng Navotas. Ang sanhi dito ay ang kakulangan ng pagpaplano ng mga nasa katungkulan. Di makakain ng maayos ang bata dahil sa sobrang sakit ng kanyang ngipin. Ang bunga, di makakain ng maayos ang bata. Ang sanhi dito ay ang pagsakit ng kanyang ngipin. Ngayon naman, mayroon tayong madali lang na pagsasanay. Tukuyin kung ang salitang may salungguhit ay sanhi o bunga. Unang pangungusap, hindi na plansya ni Jana ang kanyang uniforme dahil nawalan sila ng kuryente. Ang sinalungguhitan ay nawalan sila ng kuryente. Ito ay sanhi.
Sapagkat malakas ang sikat ng araw, agad natuyo ang mga damit sa sampayan. Ang salitang sinalungguhitan ay, agad natuyo ang mga damit sa sampayan. Ito ay bunga. Bunga ng sanhing malakas ang sikat ng araw. Dahil nakalimutan ni Carla ang kanyang ID, bumalik siya sa bahay. Ang sinalungguhitan ay, dahil nakalimutan ni Carla ang kanyang ID. Ito ay sanhi. Sapagkat nagmamadali siyang lumabas ng bahay, hindi nakasuklay si Carla. Salitang may sulungguhit, hindi nakasuklay si Carla. Ito ay bunga. Naunawaan ni Basti ang aralin kung kaya tama lahat ng sagot niya sa pagsasanay. Ang sinalungguhitan ay, naunawaan ni Basti ang aralin. Ito ay sanhi. Hindi pumasok sa opisina si Manuel sapagkat mataas ang kanyang lagnat. Ang sinalungguhitan ay, mataas ang kanyang lagnat. Ito ngayon ay sanhi. Kaya naway, mayroon po kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Huwag kalimutan ang kaibahan ng sanhi at bunga. Maraming salamat po sa panonood!